Good evening once again, brothers and sisters. Ang aking testimony ay sisimulat ko sa panahon na ako ay nag-asawa na dahil naging komplikado ang buhay ko. Medyo late na, sa part ko late na, kasi mag-30 na ako nung nag-asawa kami. Kinasal kami ng June 2003, 29 pa lang ako, August 1, mag-30 na ako. So sabi ko, Jerry, pakasalan mo na ako, utang na loob. Mag-30 na ako, 6 years na tayo mag-boyfriend. At saka, na-mention siguro ako kasi maraming nagsasabi na pag 30 ka na, medyo hindi na healthy ang mga egg cells, sabi nga nun. Baka hindi na healthy yung mga anak na ipoproduce mo. So, napili ko naman siya, pinakasalan niya ako bago ako mag-30. So, nung nagpakasal kami, nag-aaral pa ako kasi magkaklase kami noon sa ama. After namin graduate, nag-aaral uli ako. Kaya medyo tumagal yung engagement namin kasi yun nga, nag-aral ako ng accountancy. So, hindi pa ako graduate, nagpakasal na kami. So, after 4 months, sabi ko, wag muna tayong mag-anak kasi parang nakakatakot naman, pumapasok pa ako sa hindi. Napipressure na ako, sabi niya ganun kasi mga office mates namin, mga engineer, mga lalaki, lagi siyang kinibiro na, eh, parang hindi ka naman mag-anak. So then, after 4 months, nagbuntis ako. So, nagdadasal kami na sana healthy, ganyan. So, nanganak ako, healthy naman. Ang gwapo ng anak ko, syempre, gwapo din ang asawa ko. Pero nung nag-aanak kami, parang nagkaroon ng takot. Hindi pala, sabi ko, hindi pala dahil matured ka ng nag-asawa, matured ka ng nag-anak, hindi pala ito. Kumbaga, yung maturity, hindi siya sa edad. Kasi nandun yung takot na, eto na, may anak ka na, hindi na yung sarili mo lang ang iisipin mo, hindi yung paano ko, paano namin pag-aaralin yung anak namin, paano namin bibigyan ng magandang buhay, bibigyan ng masayang pamilya, bibigyan ng masaganang buhay. So, nakakatakot. Mas dumagdag pa yung takot nung habang lumalaki yung anak ko, sakitin siya. Masyado siyang sakitin. Or, siguro paranoid lang ako. Kasi ang sakit niya naman, lagnat, ubo, sipon, amibiasis, UTI. Parang feeling ko, lahat na ng sakit, nasa anak ko na. Buwan-buwan, nasa doctor's clinic kami. Parang lahat ng bakuna na ituturok sa anak ko, lalagnatin siya. Kahit na sabi ng doktor, itong bakuna na to, hindi to nakakalagnat. Hindi na ako naniniwala kasi pag uwi namin ng bahay, siguradong may lagnat ang anak ko. So, nung mag-1-year-old na anak ko, 2 days bago siya mag-1-year-old, nilagnat siya. Yung lagnat niya, hindi naman ganun kataas, pero nag-convulsion siya. So yun, yung first time na nag-convulsion siya, syempre dahil nga first time namin nakita mag-asawa, takot na takot kami eh. Nakakita na pa kayo na nag-convulsion na bata. Di ba yung bigla na yung anak kasi yun? Nangingisay siya, tumitirik yung mata, tapos nagkukulig muna. So nakakatakot, ilang minuto yun. So dinako namin sa hospital yung anak ko, and habang chine-check up siya ng doktor, after ilang oras, nag-convulsion uli siya. Dalawang beses siya nag-convulsion, 2 days bago siya ng birthday. So, pinatingnan siya sa specialista, sa neurologist, pina-check lahat ng laboratories na pwede i-check sa kanya, chinek. And that is good naman dahil lahat yun negative. So, parang walang nangyari. Kung nawala yung lagnat niya, balik na naman sa maligot na bata, masaya, parang walang nangyari. Parang pinagastos na lang kami.
Pero syempre, di ba yung takot nandoon? So kasi ang sabi ng doktor, dahil nagkumbulsyon siya ng mababa ng pang 38 lang, may malaki ang possibility na maulit-ulit. So ang sabi ng doktor, ma-outgrow pag nag 7 years old. So parang gusto mong hilahin ng panahon, parang ang tagal naman, ang tagal niya mag 7 years old. Talagang magse-celebrate kami pag nag 7 years old. So after 5 years, nagkutisuli ako para sa pangalawa naming anak. So syempre, yung takot ko doble. Kasi ang sabi ng doktor, pwede siya may gano'n din. So nag 1 year old yung anak kong bunso, wala namang nangyari, hindi siya nagkumbulsyon, ang laki ng pasasalamat namin. Pero nung nag 2 years old siya, gano'n din kasi siya, sakitin din siya. 1-1, nasa ospital din kami, 1-1, nagpapacheck up din kami. Suki kami ng tensya. So kilala-kilala niya kami. Nung nag 2 years old siya, nilagnatin siya, hindi rin gano'n kataas. Ang dahilan, ubo lang at saka sipon. Nag-compulsion din siya. So, syempre, takot-takot kami. Parang sabi ko, ano ba ito? Parang repeat performance ng ulan niya. So, dinala din namin siya sa ospital. Pagdating sa ospital, habang dinilinan ng doktor, nag-compulsion ulit siya. So, dalawang beses. So, sabi ko, ano kaya ang dahilan? Dahil ba sa may edad na ako nung mag-butis? Parang sinisisi ko pa ang sarili ko. So, sabi naman ng doktor, katulad din ng kuya niya, pa-outgrow din niya pag 7 years old. Eto na naman, maghihintay na naman kami ng 7 years para matahimik yung aming nararamdaman ng takot. So, lumalaki yung anak ko, yung kuya, okay na siya. Hindi na nagumot siya hanggang 7 years old. So, kampante na kami kay kuya. Noong yung bunso namin, nag 3 years old, nag-convulsion na naman siya. So, pangatlong beses. Lahat ng laboratories, habang nasa hospital kami, normal naman, negative naman, wala namang problema. So, uwi na naman kami, parang wala na naman nangyari. Tapos, pang-apat na convulsion niya, naka-apat yung bunso ko. Noong November 2014, 5 years old siya. So yung sa bunso namin parang talagang sobrang bigat. Kasi apat na beses para sa isang bata. Grabe kasi yung magtumbol siya ng karga-karga mo, yung gano'n, ang hirap. So, noong 5 years old, meron tayong news noon sa Baguio. Nasa La Union na kami ni Jerry at saka yung mga kasama namin sa LA. Tumawag ang nanay ko, alas 3 sa madaling araw. Umuwi tayo, ang anak mo nasa ospital kasi nag-convulsion. So, umalis kami ng La Union ng 4 ng madaling araw. Nakarating kami ng Antipolo, alas 2 ng hapon. So, yung pinakamatagal na sabi ko, ang tagal ng paghihintay ko para napakita yung anak ko na sana okay na siya. Pagdating namin ng ospital, wala nang nagdatang anak ko. Ang saya-saya niya pa. Sabi niya, Mami, sino bang nagdala sa akin dito sa hospital? Bakit ako nandito? Wala naman akong sakit. Umuwi na tayo. Sabi niya ganyan. Masaya naman kami. Sabi ko, siguro maraming prayer warrior kasi nga may news sa Baguio. Alam ko yan na nagtumbo siya ng anak ko. Baka pinagdadasal nila. So, nagpasalamat kami. So, dun sa mga convulsion na ilabot ng mga anak ko, parang nakakatakot na. Kasi sabi ko, wala kayang maging problema sa pag-iisip nila. Kasi yung convulsion, nawawala ng oxygen, yung utak. So sabi ko, sana, nagdadasal kami na sana, walang maging epekto na panghabang buhay. Kasi nakakatakot yung lalo sa bunso ko, yung apat na beses. So, awa ng Diyos, yun na yung sana, yun na yung pinakalas sa bunso namin yung 5 years old siya. 2 weeks ago, nilagnat uli siya. Trangkaso lang naman. Pinacheck up namin siya sa doktor.
Bago kasi yung family doctor na pinuntahan namin, sinabi ko yung history niya. So sabi ng doctor, dahil natunggol siya ng apat na beses, 7 years old na siya ngayon, sabi ng doktor, pwede maulit-ulit hanggang 9 years old. Nadagdagay na naman yung kapat namin kasi 7 years old na siya ngayon. Ang tawag daw doon, benign febrile seizure. So sabi ko, Lord, sabi ko, sana naman hindi na. So, nung mataas yung lagdat niya, nakaraan, nag-40 siya, mukhang kaya na yan. Kasi okay na siya. Hindi na nangyari yung mga nangyari nung una. Pero pina-check na pa rin namin siya. Na-dehydrate siya ng moderate. Pina-dextrose lang namin siya sa hospital. Tapos okay na siya. 1 week lang siya kumag since school. So, yun, nagdadasal kami sa Diyos na sana maging okay yung mga anak namin. Sana maging healthy na. And praise God naman kasi yung pangalit ko, 12 years old na siya. Healthy naman, at saka malaki na, halos kasi laki na ng daddy, at super talented. Napakagaling sumayaw ng pangalit kong anak, madali siguro sa daddy. Yung punso naman naming anak, 7 years old, grade 2 siya ngayon. Last week lang, very proud kami parents kasi last week, na-refund namin yung tuition fee niya. Kasi honor student siya. So, ang binayaran lang namin ay miscellaneous fees. So, very proud. So, ang pinagdasal lang namin sa Diyos, maging healthy siya. Pero sobra-sobra pa yung ibinigay. Kasi nga, may mga talent, matalino yung mga anak at mababayan. And sobrang, talagang pag nagtiwala ka sa Diyos, masasabi ko na, ang kapalit talagang siksik, liglig at tumaapaw na biyaya. Amen. At bago po tayo magtapos, nais ko lamang basahin ang isang verse. But in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, make your requests known to God. Then, the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Amen. Good evening po. Disclaimer lang muna kasi hindi naman kami Tagalog, Ilonggo po kami. Kaya kung mayroong matigas o malambot dyan na pronunciation, please pardon us. Actually, si Gary will share on from a fearful Christian to a courageous son of God. And then, ako naman later on, will share on an aimless Christian to a purpose-driven servant of God. Sigal po muna mag-share. Iba talaga pag boss na kasi galing siya pagpapuna. Hindi ka matanggin. Good evening, brothers and sisters. So, kwento naman ang buhay ko. Ito yung panahon na takot na hindi ko kilala ang Diyos. Hanggang sa dumating ang pagkataon na nabigyan kami ng ganitong klase ng community. At nagkaroon ako ng sigasig na malaman ang tungkol ng buhay sa ating panahon. So, as a start,
Ang pamilya namin ay 7 kami magkakapatid sa pamilya. So ako yung bunso. Tapos during our childhood days, honestly speaking, hindi ko ba kilala yung Diyos. Alam ko na meron ng Diyos, pati kailanman hindi ko naramdaman ang presensya ng Diyos sa buhay ko. Ang mga parents ko kasi hindi rin ganun ka-religious and in religion, honestly, hindi kami Roman Catholic. Ang pamilya namin is Agripayan. I converted only to be a Roman Catholic when I got married dahil isa ito sa mga prerequisite bago yung kasal, kumbaga requirements. But then, sa akin, hindi naman big deal yun ko Agripay ka man or Katoliko kasi pagkakalam ko ang mga testimonies ng train ng parehas na religion ay halos magkapareho. Yun nga lang ang pare namin may asawa, na which is yung ayoko. Then, ang reconciliation, yung confession, hindi kami nagko-confess sa pare. So, sa direct to the God. Pero mas maganda talaga yung sa Roman Catholic, at least yung lakas ng loob na isabi yung kasalanan mo sa kapwa mo, parehong tao, medyo magbibigay talaga ng lakas ng loob sa iyo. During my elementary days, yun nga, sabi ko, bihira rin kami magsimba. Nagsisimba na kami ng lahat mga kapatid ko, pero bihira namin nakasama magsimba yung tatay. So, kahit nagsisimba, so feeling ko parang ano yun sa akin or parang obligasyon na. So, ang buhay ko, hindi talaga gano'ng kalapit sa Panginoon. Nagsimula na malaman ko yung tungkol sa Panginoon when I was in high school sa klase namin na religion. Nag-high school ako, lumaki ako sa Bacolod. But nag-high school ako sa parang national high school sa parang Mindanao. Lumipat ako doon dahil ito kami magkakapatid at all was halos magkasapay yung nag-aaral. Ang parents ko, yung mother ko, a retired, a teacher rin at that time. So hindi naman ganun kalakihan yung sweldo. Ang father ko, isang empleyado sa Sugar Central na hindi naman ganun kalakihan yung So, nalipat ako ng Mindanao dahil doon, pag mayroon ka ng relative sa parang National High School, pag mayroon ka ng relative na nagtiteach, libre ang presyon. So, lumipat ako doon dahil mayroon akong tiyahin na at kapatid na nagtuturo doon. Yung kapatid ko mo pa rin, until now, nasa market na ito, isa pang naging pabigat sa buhay ko dahil I ask for your prayer na para sa kanya dahil sa ngayon ay lumalaban siya sa buhay sa kanyang stage 4 breast cancer. Kalagi ko yan ang inaano dito sa community. Doon sa high school life ko, mayroon kaming klase ng religion. Ang pinakaiba kasi doon, pag religion class na namin, nahahati kami kasi half of my classmates Muslim, so gather Christian, so iba rin yung tuturo sa kanya, iba rin sa amin. At that time, doon ko dandahan nakilala yung Panginoon. So, dandahan kong naramdaman na kalaga ng Diyos sa buhay ng isang tao. At that time, I started na rin magsimba sa Katoliko. After finishing my high school, matapos ako, bumalik ako ng Bacolod para mag-aral ulit ng college. I continue my college at West Negros University ngayon. East Asian West Negros University na siya. So, ang college life ko noon, hindi rin masyadong masaya. Nag-aaral ako ng college at ang bahay kasi namin is around 20 km away from the school. So ginawa namin, nag-board kami, nag-board kami, nag-board ako ng isang room, boarding house kami.
Kasama ko yung tatlo kong pamangkin. Pamangkin ko sa eldest kong kapatid. So tatlo sila nag-aaral ng elementary. So ang tumatay yung tatay at saka natay sa kanila ay ako. So ikaw yung mamalingke, ikaw yung magluto, ikaw yung prepare siya ng kanila ng pangailangan sa araw-araw. Weekend na kami rin umuwi sa bahay. So, ang buhay ng college din, maliban sa ganong sitwasyon, medyo mahirap rin sa pera. Dahil at that time, naabutan ko pa yung iba kong kapatid na nag-aaral yung college. Dahil yung may kapatid rin ako nag-magna, magna 9 years rin yata sa college. Kaya medyo taglit at sinusuportahan ako ng aking tiyahin sa pag-aaral. Pinapadalaan ako ng 1,000 a month. Diyan ko pakukunin yung aking combined tuition. Diyan sa tuition na yan, palagi ako ng problema kasi palaging delayed yung ano, palaging delayed yung padala. Kaya noong problema ka ng pro sa winner, palagi yung natatanggap pala sa akin. So, before graduating naman sa college, so life goes on naman, good na hanggang sa makatapos po. But before graduating the college, ito yung time na na-meet ko yung babae, not even thinking na to be my partner in life. So, sabi kasi sa mga barangay, sa bawat barangay may mga purok-purok yun, kumbaga, mga sityo-sityo. So, yung kanilang barangay, at saka yung barangay na ano yung purok namin, parang purok, nag-combine. So, naging officer siya ng purok. Pareho yung officer. So, doon ko nakita, said, confused lang ako dahil nung makita ko siya, nung una ko siya mamin, nagtuturo siya ng katekisim sa mga bata. Tapos yun lang, pag wala pang mag-meeting kami, nakaupo sa isang tabi, nagbabasa ng libro. Yun ang buhay niya. Sabi ko, napaka-religious ang mga babae ito. Okay. So, sa mga sanay sabi, siya ay nag-akay sa akin na matutunan about Jesus Christ and how important Christ in our life. By that time, nagsisimba na ako, para hindi ko siya kasabay. So kung saan siya magsisimba, doon rin ako. At doon ay dandaan kong nakilala ang Panginoon. So sa pagsumpo ko sa ating Panginoon, dandaan ko rin naramdaman yung takot. Takot sa aking sarili na ano magiging pinanandang ng aking buhay at kaluluwa kung wala pala si Kristo na nanahan sa ating puso. Doon, medyo kinabahan ako. Sabi ko, ano kayang magiging ako sa pagdating ng panahon na nakukunin ako ng Diyos? So sa pagkakataon nito, nagkaroon ako ng courage na makilala ang isa buhay ng salita ng Diyos. At siya ang naging sentro ng buhay ko upang mailigtas ko ang aking kaluluwa. And to know about God. Sabi na sa James 1, chapter 1, verse 1, blessed is the man who perseveres under trials, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love him. My eagerness and courage to know God deeper was my focus in life. When the time I had got married, we strive to live our life in accordance with the will of God. So, nang dumating ang pagkakataon, na-invite kami sa marriage encounter, Friday, Wednesday na abo niya sinabi sa akin, go agad. Eh, siya ang boss of the time. So, ito yung naghubog sa amin to be a good Christians. The courage to live in life according to His will. Do not, is at ease now, is our priority. By God's grace and the inspiration of brothers and sisters in the community, we hope
we have to ano namin ito na we have to serve God 20 more years in God living dito pa rin sa community. At pinangako namin yan sa aming sarili. So, yun po, doon po nagtatapos ang kwento ko kung paano ako nagkaroon ng takot at naging masigasig upang alamin kung sino talaga natin Panginoon. So, thank you very much. Ang kwento ko naman is from an aimless Christian to a purpose driven, sabi ko sa kanya, servant of God. Kasi nga, ako talaga, maliit pa lang, taong simbahan na ako. Ang mga 5 years old, nagsasunday school na ako. Kasi yung mga kapitbahay namin ng mga Protestants, mga family friends namin, lagi kami iniipon, tapos magka-Sunday school. So, dun ko, umpisa na rin yung si about Jesus, yung pagbabasa ng mga Bible stories, and then may mga games, naglalaro kami, may pag-uwi mo, may dala kang toy or candy, so ang saya. So, every Sunday, talagang matend kami. So, yun na yun, parang wala lang, basta saya lang. Pero that time, parang may group na ako. Ang parents ko naman kasi, ano sila, yung typical Catholics, yung ano lang, Biyernes Santo lang pupunta sa simbahan. Hindi talaga sila mahilig magsimba. Kasi nga, busy sa paghahanap buhay. Kasi kami, lima kami pong magkakapatid. So, syempre kailangan nila kaming buhayin, paaralin. So, busy lang sa pagtatrabaho. Si nanay kasi, nag-asawa siya 90, tapos si tatay 20. So, ngayon, naglalaro pa yung mga 19 at 20, sila nagmag-asawa na. So, syempre, talagang work hard para mabuhay kami lima. And then, 4 months school started when I was 7. Noong mag-uso na rin yung kindergarten school, yung preschool, pero hindi namin kaya yon, kaya grade 1 agad. So doon, maganda sa probation nun kasi from grade 1 to grade 6, mayroong religion class, di ba? Sa inyo siguro meron din. Doon sa amin, nakakatuwa kasi yung mga madre talaga yung nagtuturo sa religion classes namin. So doon, idol ko na yung mga madre. Feel ko sa ito later on, mga madre siguro ako. Yun. Kasi talagang kakuha ako sa mga madre, babae. Tapos talaga na yun, parang model talaga. Tapos doon, tinuruan kami mag-grocery, and then, syempre, kailangan mag-hear ng mass. Kasi, di ba, ang uso noon, para makapagsimba ka, sabihin, oh, next Monday, natanong mo yung what is the gospel, yung gospel. Di kailangan mo talaga magsimba. So, parang naging, ano na rin, habit na rin na magsimba. And then, ayun, medyo nawalan na rin yung ano, yung Sunday school ko. Kasi nga, nag-busy na rin sa school at then sa pagsimba. Siguro, sabi ko nga, buti na lang na nagkaroon na rin kami ng mga ganong ano, Sunday masses. Kasi kung hindi, baka naging protestante ako. Kasi nga, sa parents ko, sinanay ko, buong kapatid niya, lahat ng mga kapatid niya, protestante talaga, kami na yung katoliko. So sabi ko, buti na lang, may religion class sa school. So yun. Naging katoliko ako, mahilig ako magsimba. So hindi ko lang alam kung bakit nakiligan ko din magsimba. So hindi ko pa din naman talaga na-appreciate kung bakit na basta may God kang pinagdadasalan, yun na. So, sabi ko nga, ang ibang bata siguro nung mga high school days, busy sila maglaro, or explore a lot of things. Ako naman, nandun ako sa simbahan. Lalo pag summer, nag-attend ako ng Flores de Mayo. Until sabi nga ni Gary kanina, nung medyo high school na ako na yung natuturo sa mga kids. So I became a catechist for so long a time. I feel nung nagtatrabaho na ako, minsan pumunta pa ako dun sa chapel para magturo. So talagang buhay ko talaga yung mag-serve sa simbahan.
And then, nung time ng 80s, high school ako, hindi pa uso yung Life in the Spirit Center. Natingnan ko na yon high school ako. So, doon pa ako pinagalala ko ng father ko, sabi niya, baka gusto na yung sinasamahan mo. Kasi narinig nila na yung pag-baptism, di ba, sinasara yung buong hall. Madilim yung sarado-sarado, tapos siyempre maingay, di ba, pag nababaptism. Sabi niya, baka gusto na yung sinasalingan ko, bakit ganun? So, ako naman, ano lang, hindi na makasagot kasi siyempre bawal na sumagot sa parents, di ba? Iyak-iyak ako kasi, baka nag-ano lang naman ako, nag-dadasaran kumbaga yung para sa Diyos naman yung ginagawa ko, tapos kine-question niya. So yun. And then, during that time, kasi LSS, di ba, meron na akong na-create na relationship na design. Doon sa LSS, kasi siyempre, di ba, meron ka ng prayer of time. So yun, dinasal ko na lagi yun, yung chanting na yun. So high school pa lang, ginagawa ko na siya. So nagpatuloy din ako maging catechist. Until college days na, natigil lang when I took the board exam nung college na. Kasi nga, busy na kahit summer, kailangan kong mag-aral. So, dahil meron akong relationship kay Lord, nag-independent talaga ako sa Kanya. Nai-relate ko lahat ng mga successes ko sa grasya at awa niya. Naging totoo sa buhay ko, yung pangako niya sa Proverbs chapter 3 verse 6 na kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga laban at kanya ituturo ang iyong mga landas. In everything you do, put God first and He will direct you and crown your efforts with success. So super true talaga siya sa akin. Kahit mahirap kami, hindi niya ako pinabayaan. Ang mga magulang ko, kahit wala silang pinag-aralan, si grade 6 sila pareho, dalawa, binuhay kami lima na magkakapatid sa pamagitan ng pag-satay ko sa fish vendor. So, lahat kami, pinag-aral niya, nag-graduate kami lahat. So, talagang super idol si tatay talaga na kahit na wala silang education na mataas. Kami mga anak, talagang pinag-aral. So, sa panahong nagsasabay na kami mag-college ng ate ko, binigyan ako ni Lord ng college scholarship. I consider myself an average student. Hindi naman ako talagang super talino. Pero nung kumuha kami ng exam, yung top 10 ng high school, kumuha kami ng exam for a scholarship, a state, national state scholarship exam yun, ako lang yung nakapasa. So hindi naman ako yung A1 talaga, pero sa akin binigay ni Lord. So talaga yung sabi ko, sobrang pagmamahal niya sa akin. Kasi kung wala yun, hindi ako makapag-college talaga. So, natapos ako mag-college na walang ginastos yung parents ko. Pati yung allowance provided yun. So, talagang napakabay talaga ni Lord. So, lahat nung nangyari sa buhay ko, nung natapos ako ng college, nakapasa ako ng CPA for exam, nakatapos yung mga kapatid ko, yung tatlong kapatid, napasa nila lahat ng mga board exams nila. So, sobrang Laki talaga ng blessing na forever kong pinagpapasalamat sa Panginoon na kung hindi nga siguro dumating si Gary sa buhay ko, talagang nag-matry na ako. Wow! So yun, kasi kahit nga nung pagkasawa na kami, yung Santipolo, pag nakakapunta ko dyan na mayroong parang yung monastery dyan, narinig ko yung parang music, yung chanting ng mga madre. Sabi ko, ay sarap siguro nandun ako, yung gano'n. Pipilip pa ako gano'n gano'n ng pag-asama na. Anyway, so sabi ko nga, when we got married, we attended the marriage encounter. Sabi niya nga kanina, walang ka-effort si Tita Liza nung in-invite kami. Di ba tita, 2 days before the weekend, ang invitation, a day before yata yun, okay, go, di ba? So, kalagkarin din siya. Buti mabait siyang asawa, sumunod naman sa akin. Sabi ko nga sana, lahat ng husbands, gano'n, yung pag hindi ay ang asawa na mag-attend ng seminar, sumama talaga. So yun, the countless seminars siguro we attended here for 20 years in the community helped strengthen my faith and trust in the Lord. It made me realize the purpose of what I did and is doing now, that nothing is more important than serving God by serving His people. That going to church,
being prayerful and being good is not enough to gain eternal life. My biggest realization now is my purpose here on earth is to live well as what God wills it to be, to touch lives, to inspire people to die in Christ and live in eternity with Him in heaven. Brothers and sisters, I am not a perfect person. I still get angry, especially sa work. Sobrang toxic ang work. At gusto ko perfect din yung ginagawa ng mga staff. So doon ako nasisira. Nagagalit ako. I cry and get hurt when people are insensitive to my needs. Nainis ako sa mga taong unreasonable, judgmental, at masakit magsalita. Minsan ganun din pala ako. But I thank God na dahil sa guidance niya, na-realize ko yung mga pagkakamali niyo. And I thank God for the Holy Spirit na yun yung kiniconsider kong conscience ko. Kasi every time na may mali akong nagawa, na-realize ko yon. So I thank God na may Holy Spirit talaga na nagsasabi na mali yung ginawa mo. So I see to it na I do reparation. With God's grace, kahit nandito na kami sa malapit lang sa area, so we have time na magsimba, go for confession. So, very grateful sa lahat ng mga blessings niya. And I got to reflect and ask forgiveness sa lahat ng mga pagkukulang ko. Mahirap maging mabuti, pero malaking tulong po ang community para makamit ko ito. Sigurado ako kaya natin ito sa kaya natin itong lahat ng mga challenges na nangyayari ngayon kung tayo ay patuloy na mag-serve sa community. So, ito po, I take my inspiration sa quote ni St. Mother Teresa. You can join me in reading this quote para medyo ma-internalize natin. People are often unreasonable and self-centered. Forgive them anyway. If you are kind, people may accuse you of ulterior motives. Be kind anyway. If you are honest, people may cheat you. Be honest anyway. If you find happiness, people may be jealous. Be happy anyway. The good you do today may be forgotten. Do good anyway. Give the world your best and it may never be enough. Give your best anyway. For you see, in the end, it's between you and God. It was never between you and them anyway. So brothers and sisters, I hope na we have inspired you for we really live a simple life. Wala talagang roller coaster sa buhay na binigari. Minsan na ayaw ko mag-share kasi very plain yung life namin. Wala talagang sobrang dramatic na. Pero in simplicity, we find God's grace sa lahat ng nangyayari sa buhay namin. Thank you very much. Sabi ko, buti nga. Maski I'm drunk for a moment, hindi ko niniwala yun ang tatay mo. Kasi hindi ako naging selfish. Maski nag-aaway kami na nakapikipin ako ng verbal abuse at saka physical abuse from you. Kasi iniisip ko kayo. Maski ako nasasaktan. Dahil nga doon sa mga bisyo mga kasawa, nagkasakit siya sa neighbor. Dahil sa kuya, sa anak, sa hindi mo kain ng time. And that time, hindi siya pumasok ng dalawang buwan. Pero, hindi na nga pumasok ng dalawang buwan. Hindi pa sumaseldo. Pero, yung sugalan, dinala doon sa aming bahay. Doon na siya doon. Wala naman magawa. Seso, at na po. Kaya na ba? Anyway, God bless you. Na-survive namin mag-asawa. Na-survive namin kasi that time hindi na siya sumasama. Ako pa rin, nandito pa rin ako sa Holy Family. Kasi mas pinag-isa, nandito ako. Kasi I found solace and peace attending the prayer meeting here. Hindi na ako nakakapag-drive ng lakas ng loob at saka ng hope.
dito sa Holy Family. I consider Holy Family as my second home. Amen. 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 Noong nang years na tayo nito, for how many years nag-iba-ibang naging pa namin position. Pero noong nakaraan, sabi ko nga, huwag na tayo mag-kandidato sa CSM at makapanimakit daw yung CSM head. Ngayon nandun ang fear ko. Kasi, andun pa rin ang aming verbal away, verbal na sambutan. Paano kami haharap sa CSM? Paano namin na madadala ang CSM kung kami mismo na mag-asawa ay maraming times na hindi magkasa? Inayawan ko yan. Pero si Giselle ay talagang very definite at talagang gusto niya. Marami na nung pagsubok ang dumaang, nasabi nga niya kanina, yung mga pagsubok namin right after the commission na mga negative. Pero we survived it all. Gumaling yung nagkasakit, yung nagkahiwalay, nagka-reconcile. Siguro na itarap nga sinusubok lang pa rin ng Diyos yung proseso kami na magpatuloy sa gawain ito na mag-lead ang community to the best of our ability. Sabi nga dito, at babasahin ko, let us not become weary in doing good. For the proper time, we will reap the harvest if we do not give up. Kaya sa ngayon, in spite of mga negative pa rin, mga problema, hindi kami nakikita. Give up, ni Giselle. Kasi, ito yung inatag sa amin yun na mag-serve sa community. Maraming pong salamat.